kayo po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po. Thank you po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to. Season 19 po. Season 19 na po. WWTH. What is written truly happened. Part 6 na po. Maiksi lang po to. Baka isa na lang tapos final na po. Maraming salamat po sa inyong lahat na maiikutan ng content ko na to. To God be the glory po talaga. Ingatan po natin palagi ang faith natin sa ating Panginoon, sa ating Creator. Magtumibay po tayong umaasa, nagtitiwala sa ating Panginoon at sa kanyang bugtong na anak na talagang isang araw po papawiin niya lahat ng lungkot natin, lahat ng sakit natin, lahat ng hirap ng buhay natin. Papalitan niya ng kapayapaan at eternal life. Sana po talaga lahat tayong mapasama doon sa magkakamit noon. Kasi kahit isa po sa atin, guys, ito po facts po to, real talk po to. Kahit isa po sa atin, wala pong nakakasiguradong heavy na talaga tayo mapupunta. Kasi sabi nga po doon po sa nagpapakatuwid at nagpapakabuti para po sa pumapasok sa butas ng karayom. Kung talagang siya makakarating sa eternal life, kung talagang magkakamit siya ng eternal life, ano pa po kaya doon sa nagpapakalubog sa kasamaan. So yan po ay isang napakalaking question mark. Billion question mark po yan na hindi natin talaga lahat alam. Kaso nga po ang Panginoon po magbubuhos po siya ng awa, ng habag. Kasi sabi nga po, kung hindi po paiigsiin ng Panginoon ang tribulation, yan po ay pax, nakasulat po yan, letra por letra, nasa Holy Scripture po yan. Old and New Testament po. Ang hirap lang po talagang banggitin isa-isa yung mga verses na yan pero nandyan po yan. Kung tayo po talagang nagbabasa na ng love letter ng ating Creator, kahit po hindi natin tandaan yung mga verses na yan, tatatak po yung mga sentences na yan sa ating puso't kaluluwa. Lalo na po kung talagang ang motivation ng pagkatao natin sinisikap nating tumupad sa mga pinag-uutos na motivation ng ating Creator na talagang dapat itahaki natin. Pero kung tayo naman po nagpapakunwari lang, kasi may mga tao, sabi nga po dito din sa dokumentary na to na itinatawid ko sa inyo, kasi ito po ay mga tanong kung talagang may heaven and hell ba, kung talagang bakit ba ang Panginoon ni gusto tayong iligtas, gusto tayong mapunta sa heaven, yan po'y tanong at sagot ng dokumentary na panood ko na to, kaya ginawan ko po ng season. Sabi po doon ito po yung isang sinabi. According to the Bible, the alternative to heaven is hell. Ito po yung mga verses na nagpapatunay na talagang may hell. Matthew 10 verse 28, 2 Thessalonians 1 verse 9, Revelation 21 verse 8, at saka po Revelation 14, 16, 15. Yan po dire-diretso basahin nyo po. Lalong-lalo na po yung Mateo 24, Lucas 21 and Mark 13. Lahat po yan nagpapatunay ng tribulation. Sabi po, kapag ka, Mark, ulitin ko po guys, Mark 13, Lucas 21 and Matthew 24. Minemorize ko na po yan. Talagang detalyado po. Tumatak na po sa puso't isip ko. Yan po yung pagpapaliwanag ng tungkol sa huling mangyayari step by step ng tribulation. Sabi nga po, awa na lang ng Panginoon kaya niya po paiigsiin yung great tribulation. Kasi kapag hindi niya po yung pinaigsi, kaya po ang Panginoon ay magbubuhos ng awas pagdating ng tamang oras at panahon. Kasi po halos wala na po siyang aabutan sa sobrang dami po ng naakay nung wicked, nung masama. Wala po tayong magagawa kasi ang mga tao po talaga madali pong madala ng deception. Madali pong, sabi nga po kapag nakakita tayo ng mga tricks, nung mga tricky rin gagamitin ng masama yung pong mga magical na mangyayari, ilagi po nating timbangin po natin kung talagang itong magic na to, itong mga mangyayaring kababalagan galing ba talaga sa ating Creator o galing dun sa masama. Kasi isa po, sa mga huling sandali po ng tribulation, bago po talaga nasa climax ng tribulation, magpapakita po ng kabutihan nitong masama. Marami po siyang madadala, marami po siyang maililigaw. Kaya ingatan po natin talaga yung Holy Spirit na binigay ng ating Creator. Ingatan po natin yung Word of God sa puso't isip natin para hindi tayo madaya, para hindi tayo magkamali ng kung papaniwalaan ba natin to o hindi. Kasi lalo na po kapag sinabing
nandito, dumating na ang ating creator, andito siya, pumunta ka dito, sumunod ka sa bundok na to, sumunod ka sa lugar na to, sumunod ka sa kwartong to, nandito ang creator. Eh, wag po tayong basta maniniwala. Kasi nagpaunang salita na po ang bigatin saan. Ang pagdating niya po ay makikita ng lahat ng mata. Yan po ang pagkakaintindi ko sa talagang pagbabalik, second coming, ultimate na pagbabalik ng ating creator, ng bigatin saan. So, hindi, tsaka ano po yan, pagka po talagang bababa ng ating creator, aagawin na po niya eh. Yun po ang isang sign. Tapos, babangon po yung mga patay. Yun po yung unang pagkabuhay. Babangon ng mga patay. Kaya maniniwala tayo na dumating na talagang ating creator kung nagbangon na yung mga patay. Pero kapag hindi, wala pa pong patay na nabubuhay, eh hindi po totoong ang Panginoon natin yun. Kaya mag-iingat po tayo, guys. Yan po eh, ayan po ang pinaka-ultimate na tips na motivation, life lesson na pwede kong itawid sa inyo sa lahat ng nakakakita ng content ko na to. Kailangan po practicein na natin yung mga step by step. Tapos pag narinig na po natin yung huling pakakak, yung huling trompeta, may mangyayari na pong kakaiba. Sabi nga po, pag tumunog daw po yun, eh halimbawa po may dalawang naglalaba, nawala yung isa. Ibig sabihin, nangyayari na po yung rapture, yung pag-angat. Nangyayari na po kasalukuyan pong in motion na halimbawa nakita mo yung dalawang anak mo, yung isa na iwan, yung isa nandito, ibig sabihin po inaangat na po, binipili na po ng Panginoon yung mga chosen, tapos po maghahari na po siya. Kasi pagkatap may duration po, may mangyayari pong kakaiba, guys. Pagkatapos po nun, naagaw na, hindi pa po naman talaga agad bababa ang bigatin san eh. Nandyan lang po siya sa alapaap kasi may ginagawa nga po siya. May kakaiba pong mangyayari. Tapos po, pagkatapos pong iangat, eh may iba pong may mangyayari pa pong kakaiba. Tapos bababa na po siya agad-agad. So, ang mangyayari po nun, itatago yung masama. Tapos, maghahari na po ng 1,000 years. So, yung iba pa pong mga namatay, hindi po agad yun, nandun pa po sila, nasa libingan pa po sila. Pagkatapos po nung paghahari ng 1,000 years, mabilis lang po yung 1,000 years eh, kasi iba nga po yung time ng Panginoon sa time ng tao. Pabibilisin po yan, yung pong pagkakaintindi ko ng pagkakasunod-sunod eh. Guys, practicein nyo na po, alamin nyo na po yung pagkakasunod-sunod para hindi po tayo, para hindi po tayo mataranta, hindi tayo malito. Kasi ano po yan, malapit na po talaga mangyari yan. Panghawakan po natin yung Word of God talaga, yung Gospel of God. Kasi yan po yung totoo. Huwag po tayo magpapaloko, huwag po tayo mapababayaan nating malito tayo. Dapat po may alam talaga tayo, guys. Magbasa po tayo araw-araw, ng manood po tayo mga dokumentary na talagang nagtatawid ng totoong mangyayari. Nung totoong mga sunod-sunod ng step by step. So guys, balik po tayo dito sa content ko. Tinawid ko lang po yan. Kasi guys, mas maganda pong talagang halos araw-araw eh, pag nilaya na po natin yan, guys. Sabi pa po, can people repent and believe after they die? Ang sagot po ay no. There are no second chances. After a person physically dies, their faith is sealed at that point. Sarado na po yung kanyang tadhana. Sarado na po yung nakatakda sa kanya pag namatay ng isang tao. The Bible teaches that judgment immediately follows death. So, ibig sabihin po, it is appointed to a man to die once, and then after that comes judgment. So, talagang pag namatay po ang tao, tapos na po yung pag-asa niya. Talagang kung ano pong ginawa niya nung nabubuhay siya, dun siya hahatulan. Ito po yung mga verses na nagpapatunay ng tungkol dyan sa mga tanong at sagot na yan, na Hebrews 9 verse 27, Hebrews 9 verse 27 to 28, Matthew 7 verse 20 to 23. Pasadahin niyo po yan, guys. Yan po yung mga verses na magpapatunay na talagang may heaven at hell, na talagang ini-invite tayo ng ating creator na mapunta tayo dun sa eternal happiness, eternal life. Kaso nga po, maraming taong ayaw, maraming taong hindi nila kayang tanggapin kasi nga po naligaw na sila, takot silang magsisi. Sundan nyo pa po, guys. Maraming salamat po. God bless us all po. Ingat po tayo lagi.